Yo, what's up sa inyo mga katigil? Sa video natin na to, magbibigay tayo ng 5 posisyon na pwede nyong applyan sa barko. So ito nga pala ay depende sa work experience mo at posisyon na to ay pang cruise ship. So ang una ay buffet attendant. Sa mga ibang company, ito ang pinaka-start ng posisyon mo sa barko sa dining department. So maaari kang ma-promote dito as assistant waiter hanggang maging waiter ka na at aangat ka pa as head waiter. So pangalawa ay barboy o bar utility. Ito naman ang startup position sa barko sa bar department. So sa promotion naman ay pwede kang umangat ng isa bilang bar waiter kung saan talamak ang komisyon. After nun ay bartender at pwede ka pa maging head bartender. Pangatlo ay assistant cook o sa tinatawag na commis 2. Ito naman ang startup position mo sa gali kung di ka magiging isang kitchen utility. Sa gali department ay may second cook o sa tinatawag na commis 1 at first cook naman sa tinatawag na demi chef de partie. Yan ang magiging pwede mong marating pag sa gali department ka napunta. So, pang-apat ay crew cleaner. Yan ang startup position mo sa housekeeping department. So, maraming position ang sakop si housekeeping. So, merong cabin steward, floor runner, laundry attendant at iba pa. Sobrang dami. Pang-lima ay assistant storekeeper o assistant provision. In short, stockman kayo ng barko. Sa food and beverage man o sa hotel or chemical kayo ma-assign. Second provision at first provision ang position na pwede mong iangat kapag mapapromote ka na. So yan guys ang 5 posisyon na medyo in demand sa barko o sa cruise ship na pwede mong applyan depende sa work experience nyo before. So kung may mga ibang posisyon pa kayong gustong i-share, just comment down below at pag-uusapan natin yan sa mga susunod pa. Guys, yan ay depende sa work experience nyo dito sa Pinas o sa abroad man ang a-apply nyo sa barko para malaki ang chance nyo makapasok. At kung gusto nyo pa ng mga tips about sa pagbabarko, follow for more.